Samantala po, bumaba pa ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kagutuman sa ikatlong quarter ng taon. Pagtitiyak naman ng pamahalaan, puspusan ng mga hakbang para maabot ang inaasam na food security at stable na presyo ng mga bilihin. Ito ay sa harap na rin ng banta ng El Nino. Ang setro na balita mula kay Melanes Moras live. Angelique, para matiyak ang ibayong paglaban sa kagutuman sa bansa, tiniyak nga ng pamahalaan na ibay pa nilang palalakasin ang food sufficiency sa Pilipinas at gayon din yung pagtugon sa mga hamon sa agrikultura tulad ng El Nino. Base sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, bumaba ang hunger rate o bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng gutom sa bansa. Kung noong June 2023, nasa 10.4% ang hunger figure sa Pilipinas, nitong Setyembre, bahagyayang bumaba sa 9.8%. Ibig sabihin, mas kumonte ang nagsabing nakararanas sila ng gutom sa harap na rin ng iba't ibang hakbang ng pamahalaan. Una nang tiniyak ng Department of Agriculture sa harap ng mga mambabatas dito sa Kamara na patuloy nilang pinalalakas ang food sufficiency sa bansa, lalo na sa bigas. Bukod sa supply, mahigpit din nilang binabantayan ang presyo para matiyak na abot kaya ito para sa mga Pilipino. Mr. Chair, for well-milled, 48 pesos po yung ina-expect natin. And then for regulars, ang ano po natin is about 41 to 43 pesos per kilogram. So contrary to the report, na tumataas ang farm gate at we should expect, ano, coming from a farmer group na meron information na tumataas ang farm gate, we are supposed to expect higher prices. We just would like to inform this honorable body, Mr. Chair, that as of to date, more than 95% were already harvested, and majority of these harvests were bought an average of between 20 to 23 pesos. Per kilogram, which is much lower than the... Yung natitira na lang po ngayon ay karamihan po ito yung... Which is a natural phenomenon na pag konti na lang po yung harvest na natitira, nag-aagawa na po yung mga traders. Kanina naman, nagkasari ng hiwalay na pagdinig ang House Committee on Climate Change para matiyak ang epektibong pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura. Currently, El Nino is, I said, strong with that peaking towards the last quarter of 2023 and towards the first quarter of 2024. That's the peak. So currently, our typhoons, tropical cyclone, we have only 10 and we expect 1 to 2 towards the end of the year. So at the maximum, maybe we have 12 tropical cyclones this year. So there's a reduction. So most of the water that we harvest is basically the presence of tropical cyclones. So if we have reduction of tropical cyclone, that's the reason why we also have less reduction of rainfall. And that's the early impacts of the El Nino. Ang commodities po usually impacted by the El Nino is rice and corn. But of course, yung iba pong high-value crops as well as the livestock and fisheries are impacted. But based on our analysis or our accounting, rice and corn are the most impacted commodity during El Nino. So location-specific po, as well as proper water management, ang kailangan po na ibinibigay natin na message. Ang ine-emphasize po natin dito, that's why may available as well as long as na may available na tubig po, may sources po tayo ng patubig sa ating paghahalaman o pag-aalaga ng hayop. Angelique, ang sinasabi nga ng mga mambabata sa kabila ng iba't ibang hamon ngayon, mahalagang matutukan pa rin itong ang mga isyong malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Ito nga yung kagutuman at food sufficiency. Kaya nga hanggat maaari, patuloy nila itong tututukan para naman masiguro rin yung mahigpit ng mga hakbang ng pamahalaan at matugunan nga yung sitwasyon. Angelique? Okay, Mela, sa latest report ng mga kinuukulan, ano? Anong magiging epekto sa food supply ng El Nino? Dahil that means, di ba, less water, less typhoons, less water. Paano yung mga products or mga crops natin na umaasa talaga sa tubig?
Angelic, ang magandang balita naman mula sa Department of Agriculture hanggang sa pagtatapos ng taon o hanggang sa unang quarter nga ng 2024 ay sapat at stable naman yung supply at presyo ng mga bilihin ng pagkain, mga prutas, mga gulay at lalo nga itong bigas. Pero Angelic, dahil nga inaasahan na magkakaroon din ng epekto eventually talaga itong El Nino nga sa bansa, ay yun nga yung pinipilit nilang matugunan at mapigilan yung talagang makaperwisyo ito sa ating mga kababayan. Kaya ang sinasabi nga Angelic ng DA, patuloy rin yung kanilang information drive para kung nga may mga epekto nga na inaasahan, agad itong ma-anticipate ng ating mga magsasaka, ng mga consumer at iba pang sektor para naman yan ay mapaghandaan. Pero Angelic, no, sa ngayon ay pinawi naman ang pangamba ng mga otoridad dito nga sa ating mga kababayan para hindi naman sila mag-alala kasi tuloy-tuloy rin yung mga hakbang ng pamahalaan. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.